But from the beginning of creation, God created them male and female. But for His reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no person is to separate. The mystery of husband and wife. Ano abang misteryoso sa loob ng tahanan na to? Marami. At yan yung matatakal natin sa bandang huli. At tayo nga, una natin nga pag-usapan, it is a relationship. Maraming relationship na tayo na ibig sabihin, di po ba? Maraming relation, functional relationship, romance relationship, LDR. At itong relationship na mas malapit sa ating topic, kasi sabi, meron din tayong relation na courtship. Siyempre, yung courtship, papuntang marriage na yun. Sabi, yung courtship relationship that leads to marriage. Marriage. Siyempre, marriage, of course, marriage is a long life covenant between the man and one woman. Marriage is a legal union of a man and woman that have intimately agreed to become one and lifetime covenant. Parang yun na ang kabuuan ng ating message sa lifetime covenant na to eh. So, ibig sabihin, walang hiwala yan. Ayan. So, about relationship, punta tayo sa courtship para makarinig yung mga single dyan. Mga tahimik, parang walang mga naniligaw. Ah. Okay. Sa courtship, di ba? Kasi meron tayong may narinig na ba kayo na I can't live without you sa mga naniligaw, Ayan. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. So, sana sila na yun? Buhay pa, no? Buhay pa hanggang ngayon, di ba? So, nakahiwalay nga kayo, pero buhay pa rin siya. So, hindi, ano, parang hindi, hindi consistent yung sinabi niya. Dapat, nung naghiwalay kayo, wala nga siya. Eh, andyan pa naman, eh. Hanggang ngayon, nakatatlo pa nga. Eh, tapos sasabihin, nung una, I can't live without you. Mga pang fairy tale lang yung mga ganyan mga bitaw. Sino nga gusto maging masaya ang relationship? Siyempre, lahat naman. Di po ba? At wala naman siguro maging ayaw na maging malungkot ang isang relationship. Tingin kasi natin, nung nangliligaw pa tayo, ang hinahanap natin, meron tayong ano eh, criteria eh. Siyempre, common yung gwapo. Bait. Mayaman. Sabi mo na yung apat na iman, dyan na. Ah, alam mo. Ang reality, ano eh, panglas na lang yung God-fearing eh. God-fearing. Di ba rin nakakatakot? Basta may takot sa Diyos. Yun ang mga hinahanap. Nakakalungkot. Ang relationship, sabi, hindi lang dahil sa meron kayong mansari. Hindi lang dahil magkapareho kayo ng damit. Hindi lang sa nagde-date kayo. Hindi lang sa ikatabi ka. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng relationship. Wala bang sabi, meron pang katagang kuya naman, mapaghusga naman sa mga nanliligaw ko sa inyo. May nanliligaw sa inyo. Na ganun. Kasi sabi ng kapatid, she made my life complete. Kasi nakita ko sa kanya yung pananamit niya. Napakahusay manamit. Yung buhok niya, kulay brown. Ito na yata ang makakatuluyan ko. Yung sapatos niya, napakaganda. That's a relationship. Yung sinasabi relationship, sabi niya. Walang makakapagkumpleto sa ating buhay. Kundi ang Diyos lamang. Walang makakapagkumpleto sa bank account mo. Kung ano man yan, kakunti yan. Kundi ang Diyos lamang pupuno niyan. Yun po ang magkukumpleto sa ating buhay. Hindi yung mga ating karelasyon. Kung ano ba dyan. Sabi, kung baka sana na-overwhelm ka lang sa mga sinasabi niyang I love you, I miss you. Ang totoo yan, ha? Hindi lang naman ikaw sinasabihan niya ng I love you. Sakit, di ba?
Sabi nga, hindi lahat ng kayang bumili ng wedding ring ay sasamahan ka sa suffering. Ang Diyos lang ang kasama mo sa suffering. Hindi ko naman sinabi na hindi naman sinabi na mag-miserable ang buhay mo sa pag-asawa, going to marry. But ipinako ko ng Panginoon na kasama natin siya. While we are sa makakaranas tayo ng suffering. So yung passage na to, this passage sa scripture, ito yung familiar to the scripture na lagi nating na natatagal na mostly of the month of June kasi traditionally, June bride. Hindi po ba? So siguro na natataon na, so marami na tayong idea, marami na nga mukha na pag-aaralan natin about this passage na pag-aaralan natin about marriage. And bago tayo tumungo, samahan niyo muna sa panalangin. Let's pray. Lord, salamat po muli sa privilege mo ulit binigay mo sa akin. At hiniling ko, minimiti ko na nawa, kayo po ang magsalita. Itago mo ko sa iyong kabanalan, hindi ako nakikita nila, Panginoon. Gamitin niyo ako na maging tungtungan para kayo po ang maitas sa umagang ito. Lahat ng aking masasambit ay nanggagaling lamang sa inyo. Salahin niyo po ang aking nakikita, mga masasambit, Panginoon. Because I'm not perfect, Panginoon, but I'm serving a perfect God. This time, Lord, more of you, less of me. Na kayo ang makita hanggang sa matapos sa mensahe ito. Guide me, Lord, to your Holy Spirit. Amen. So, balik tayo sa scripture. Para mas para po naintindihan nga, pero mas maunawaan natin, mabasahin ko sa Tagalog. Sabi, ngunit ang buwat sa pasimula ng paglalang ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Dahil nito, iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at siya ay magkikipag-isa sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isa, isang laman. Kaya nga ang pagsasama, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-isahin. So sa first verse na yan, in the beginning of the creation, created them and female. Sabi. Mayroong gumagamit ng mga ibang verse. Patitibay natin sa verse na to. Genesis 2:24. Ang sabi ng mga iba dyan, mga kakaturuan, it is a soulmate. Oo, dyan ay soulmate ko. Ito na siguro. Sabi, perfect partner. Dyan sa ito sa perfect partner. Kasi kung mayroong perfect partner, bakit mayroong naghihiwalay? So, sa sasabihin ng iba, mas maganda yung naging relation ko sa pangalawa. Sis, hindi naman yun. Taga, ang ibig sabihin dyan. Ang ibig sabihin lang dyan, para malinaw sa atin, ang lalaki ay babae ang partner. Hindi lalaki sa lalaki. Kasi, yan ang design ng Panginoon. Hindi niya pwede pagsamahin yung lalaki sa lalaki. At ang babae sa babae. Yan lang po ang pinakamalinaw dyan. Hindi soulmate. At hindi may nakatalaga, may nakalaan na para sa atin. Walang tinutukoy na may isang tao sa buong mundo na para sa sayo. Sa pagdibayan natin yan, sabi. Kasi sinabi rin sa yan, basahin natin Genesis kanina. Yung nalilito pa ako sa pindutan. Yan. But the Lord God said, it is not a good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him.
nakita ng Lord na malungkot, na nag-iisa, single, si Adam, at that time. Hindi, nakita natin sa First Genesis, di ba? Lahat good. Good, very good. Talagin natin to. Lahat good. But dito sa pagkakataon ito, it's not good. Parang ano, ibig ba sabihin na nakamali ang Panginoon? No, it's not. Sabihin na, it's not good para sa atin na mag-isa. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoon. But tuloy ko sa ibang verse. So the Lord caused a deep sleep to fall upon the man. Pinatulog niya nga ang isang lalaki na to. Kasi wala siyang makita dun sa mga nakasama niya, which is yung mga animals, na magiging mat sa kanya, magiging suitable. Kaya lang kasi ang Panginoon, hindi maayos. Hindi maganda na nag-iisa ang isang lalaki. Pinatulog niya si Adam at yun, alam naman natin na kwento, kumuha siya ng isang ribs. At ngayon, ginawa niya itong babae, dahil dinala niya sa tabi ni Adam. Then sabi ni Adam, sabi ng lalaki, "At last, this is the bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman." So napaka-romantic, no? Balik tayo sa mga sa courtship. At ang sabihin natin to sa ano mo, no? Oh, ikaw, bone of my bone, flesh of my flesh kita. Instead na yung, "You are the apple of my eyes, strawberry of my lips," yeah. Di ba? Ano ba ganda sabi na mga grapes of my heart, di ba? You are the bone of my bone, flesh of my flesh. Ang ganda ng pakinggan ng kapatid na yun. Saka lang sa mga nagkakasal, kung yan, kung di narubusan yung mga nakarinig, kaya yung sabi nga, yung babae, hindi kinuha sa parting taas para hindi dominahan, para hindi siya manduhan. Hindi rin kinuha sa baba para apakabakan. Di ba? Kinuha sa ribs, malapit sa heart, para mahalin. Yan ang lagi sinasabi na kung ano, magkakasal. Ewan ko kung ano na narinig nyo. Then, yon. It is not good na pa mag-isa ang ating si Adam. Kaya gumawa siya ng suitable na partner. Which is kasi yung mga yung helper na kasi para bumababa na yung ano natin, yung pag-iya, yung pagkakaalam sa helper. Kasi minsan yung helper nagiging slave na lang sa atin. Pero yung helper sa Bible, yung Esther, which is na magandang yung kapag magka-level kayo, correspondent, yan, helper, suitable, sabi nga yung na nararapat sa'yo. Ayan. So, next. Sabi kasi sa Loren, tingnan natin yung sa 7-8. "For this reason, a man shall leave his father and mother, and two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh." Sabi, okay. Pwede rin kasing, pwede rin maging one flesh, yung hindi mananampalataya, tsaka mananampalataya. It is one flesh pa rin sila. But they are not one spirit. One flesh, kasi pinagsama sila. Possible yun, magsasama. I believe, yung isa mananampalataya, yun ang gagamitin para maging magatugma sila. Sa yung mga one flesh na mga nalilito sa one flesh na yan, kasi, example, ang one flesh na yun, bigay ng logic, may isang, may chemical bonding, which is magkaiba ng texture yan. Meron black or white, then kapag pinagsama mo yan, buo na yan. Unless gagamit ka ng hindi kaya-aya dyan, babasagin mo yan. It is illegal yon. Yung one place na sinasabi. Which is, magkasama na sila, then meron ba silang differences? Isang white, isang black.
it is nagkasama sila. Halimbawa, mag-asawa na kayo, kayo ang flesh. Yung gusto mo ba, magiging gusto rin ng partner mo? Sure. Hindi rin po ba, di ba? Yung gusto mong puntahan, pupuntahan din po ba? Gusto rin puntahan? Hindi rin, meron kayong differences, pero nandun yung one place nyo. Eh, meron differences, hindi yung, kumbaga sa, okay, pareho ang Christian, one place kayo, one spirit, andun pa rin na meron mas mataas ang pananampalataya ng bawat isa. Di po ba? Kasi, ang purpose yan, kapag pinagsama, yung isang weak, sa isang strong, may complement eh. Ang complement nun, yung weak, pupunuan ng strong. Kaya ang purpose nun, hindi naman na, ewan ko, may kung pinagsama, may meron nga Lord pinagsama ng Panginoon na parehong perfect. Sino dito? Baka mamaya sabi, ako, wala naman po, di ba? Di ba, parehong perfect eh. Kahit ako, inamin ko, di ba, perfect ang aking, ano, marriage life, meron ding, ano, away. Siyempre yun, meron yun, and may reason. Ang perfectionist meron, wala ko yun. Mga, ano yan, mga sigurista, o bagay sa kagaling, o, di ba? Pagbaliktad ng suit mo, ah, nigurado lang, yung pala, hinabol lang aso, kaya. Yan, perfectionist meron, pero yung perfect, ah, wala. Wala sinabi sa Bible. So, nakita niyo yung, ano, nakita niyo yung sinasabing one flesh na yon. Na hindi ko nasa yung asawa mo, nandun ko rin. Kasi ayaw ko dyan eh, ayaw ko yung place na yan eh. Kasi nakikita ko yung ex ko dyan eh, pagkada kami nag-date, di ba, meron ganun. Hindi sa lahat ng bagay, yung one flesh, eh, magkasama. Magkasama kayo dahil pinagsama kayo ng Panginoon sa one flesh. Kasi, ang tinutukoy lang dyan, sabi nga walang, ano, walang hiwalayan, kumbaga, pinagsama na kayo ng Panginoon, pinagsama na kayo ng Lord, walang hiwalayan dyan. Sabi sa Malachi, for I hate divorce, say the Lord of God of Israel. To divorce your wife is to overwhelm. Here with the cruelty, mapupunta kayo sa kasamaan, sa patibong. Say the Lord of Heaven, Heaven Army, so guard your heart, so do not be unfaithful to your wife. Yun lang, pinakamaganda. Kasi nga, pagka hindi ko, ano eh, yung ito naman way para masira yung bonding na yan eh. Mga unfaithful. At mamaya, matatagal natin dyan. Walang hiwala yan. Ang point ng Diyos dyan. Hindi hiwala yan ang sagot dyan, pagsasama. Kasi, may compliment. Ikaw ang weak. Ang wife ang weak, ang husband, ang strong yon. Kaya pagsasamahin yan para maging one place. Kung baka sana inire-realign. Ini-align ng Panginoon ang dalawa para maging isang direction. Yan. When husband and woman, sabi nga kasi, when husband and woman is aligned, they will be truly one flesh. Ka-align sila. Alignment is the same spirit. It brings unity. And if when there's no unity, there's then the marriage headed for destruction. Napakalaking bagay ang unity ng mag-asawa. Unity, one place na kayo, tapos may one unity pa kayo. So, meron dahilan kasi. Meron dahilan, okay nga, unite na kami. Pero may dahilan. Meron nga banta ang Panginoon sa yung mga factors. Kasi sinabi din sa ano, sa verse na yan, sa 7-8. Na become kasi may possible eh, sabi sa 9 na yan, therefore what God has to join together, no person is to separate. So yes, we ano tayo, marami tayong ano, we surrounding sa thousand people, sabi nga hundreds people, at merong magbubulong sa'yo dyan, yan mo na yan, wala kang mapapala dyan. Tuwanan mo na yan. Sabi ng mga ano. So yung no person na yan, no, sabi ng ano, no man. Ibang translation na yan. No person is to separate. Ayan ang mga bulong ng mga tao na sa paligid natin. Tuwanan mo na yan.
Marami kang ipapalit dyan. Di po ba? Sabi nga, sa Corinthians 15:33, nandiyan po ang verse. Medyo slow yung ano natin, pati ano slow din. Balik kasi. Pero salamat, Kuya Lev. Sa tiyaga. Sayang ko na lang. Verse Corinthians, 13:15, do not be deceived, bad company. Corrupt good morals. Sabi nga, so merong ano, meron talaga na nasa papaligid natin. And to maintain. Amen na yan. Do not deceive bad company and corrupt good morals. Sabi nga, sinabi niya, no person eh. No man can separate of us. Ayan, mga ginagamit. Mga chismis ng kapitbahay, isa rin yan. Kasi mag-asawa na kayo. May merong ano dyan, may ingitan dyan. Chismis. Pansin natin sa Genesis, sinabi na malungkot ang isang tao na walang kasama. Hindi naman sinabi, sige, malungkot ka, bigyan kita ng nanay. Hindi naman eh, bigyan kita ng boss. Malungkot ka, bigyan kita ng tropa. Gala kayo, madaling araw, balik kayo, alas stress yan. Hindi naman yung nabiligay ng Panginoon sa atin eh, mga lalaki, di po ba? This is woman. Para maging maka sama natin. Is this the purpose of woman? Para tulungan, support his husband. Sabi. So, meron tatlong klase na umiiral sa tao. Yung mga bad company, sabi nga, meron tatlo. Do not deceive bad company to corrupt your good moral, sabi. Una, yung mga bad people. Siyempre, negative ka agad eh. Bad people. Nga, ito yung sabi niya, hindi lahat ng mga kaibigan mo right people. Kaibigan mo yan, yes. Kaibigan mo sila. Pero hindi mo masasabing right people yung mga yan. Kasi wrong people, isa namang lilid na masira ang isang relasyon. May possibilidad na masira ang relasyon yung mag-asawa. For example, ikaw pamilyado ka na, nagkikisama ka pa rin sa mga single, walang masama. Basta, hindi bad people, sabi nga, hindi wrong people. Walang sinabi na lahat na single, masama. Basta good people. Basta, good people and right people lang pinag-usapan natin. May asawa ka na, uwi ka pa ng madaling araw, ang kasama mo yung mga wrong people. May possible, may posible na masira ang relation. Everyone's around you are not the right people, sabi nga. Yung mga wrong people leads you to ruin your relationship or life. Siyempre, bad people talaga. Negative. Pangalawa, yung good people. Yan, ito yung iniimas-imas ka. Okay lang yan. Ito yung babayit sa inuman. Nilibre ka eh. Good people, good. Makagabayit naman talaga ng mga ano. Nasa paligid ko na to. Ito yung kahit mali ang ginagawa mo, okay lang yan. Hindi ka pagsasabihan kasi ayaw na magalit ka pag hiwalayin mo sila. Baka next time hindi ka magpainom. Yan, mga good people yan eh, di ba? Ayan, mga tropa sa mga sa pagluluto, sarap. Ikaw lang nagluluto, pagkanyo, ang dami na, no? Ayan, mga good people. Siyempre, may kasama kang huubos doon sa niluto mo. Ayan. Pero hindi sinabing bad people yan. Ha? Good people nga eh. Ayan ang mga nasa paligid natin. Pangalawa, good, yung mga ano, mga right people. Ano sa good people nga, pero wala naman sila nga spiritual issue na pinag-uusapan. So, good people lang siya. These are right. Pangalawa, yung right people na sinasabi ng no man. No people can separate you. Ito yung mga nakapaligid sa atin. You know?
good people, right people, ito yung mga yung kinokorek ka, pinagsasabihan ka para maging maayos ang buhay mo, pinag-aayos kayo ng mga, yung mag-asawa, hindi yung sinusulsulan ka, kaya ng bad people na yan. So, sino yung mga tao sa buhay mo na yon? Siguro meron tayong kaibigan na gano'n. Ang malungkot, nakakalungkot, yung mga right people na to, yung pa yung mga iniiwanan natin. Hindi po ba? Iniiwanan natin kasi ayaw mong makorek ka. So, ayaw mo sa right. Ayaw mo sa mga right people. Pupunta ka ng left. So, left the group. Left. Left the, whatever, left the church. Hindi po ba? So, wala talaga ang left eh. Ayaw mo ng right. Kasi ano ba eh? Left and right lang naman ng ano eh. Hindi po ba? Iwanan mo yung group mo. Iwanan mo yung trabaho mo. Sige, dyan na kayo. Kasi ayaw mo may tama ka. Ang tiki kasi natin, mas madaling ano eh. Mas madaling umiwas kaysa yung mag-stay ka sa relation mo, lalo na kapag dumaranas kayo ng mga maghihirap. So, lagi tayong sa right. Sa pinatutungkulan ng Panginoon sa buong verse na yan is walang hiwalayan. So, andun din na naman tayo. Andun na tayo eh. So, kasi before pa ng mag verse 6, andun pa ng 1 to 5 na yan na ang Pharisee, inaano si, ano eh, si Jesus. Sabi, it is okay na hiwalay ng lalaki yung babae, sabi ni yung mga Pharisee. Ano ba sabi sa inyo ni Amang Moises? Sabi niya, kung kasi ng kasulatan para magkaroon ng kasulatan para maghiwalay. It is, oo, ginawa ni Abraham yan. Pero dahil yan, dahil sa katigasan ng ulo niyo. Sabi ng Panginoon. So, doon tayo. Sa pipili natin, matigas ang ulo natin. O ito yung sinasabi ng Panginoon na susundin natin. Pero yung mga hindi pa nakarinig, niniwala ko, hindi natin sila masisisi. Kung yung mga nakarinig na salita na to, yung mga nagde-divorce, mga hindi nakarinig, hindi natin pwede nasisihin. Kasi siguro yung mga second chance pa, hindi natin pwede nga i-judge sila, may pagkakataon na makakarinig sila. Kaya yung mga divorce, it is hindi maganda sa paningin natin, Panginoon. So, yung nga, andun na tayo, katali ka na eh. Wala na, no choice na. Talawa nang iwanan to eh. Diba? Ano bang mangyari? So, ang gawin na natin, paano natin mami-maintain ngayon yung deep relationship? Siniliwala ko na hindi lang ng mga good, mga basta relation lang, healthy relationship ang sinasabi ng Lord, kailangan karoon ka ng deep relationship sa ating, sa iyong partner. Yung healthy relationship kasi, well, healthy yan eh, pero pansamantala lang yan eh. Yung deep, ibig sabihin yung talagang rooted ka na sa iyong relation. Deep, sabi nga, pag deep na yan, kahit pang away nyo yan, away tampuan, andun pa rin kayo. Which is, hindi kayo nag-separate, hindi kayo naghihiwalay. Sabi nga, mailap talaga yung peace and unity sa isang tahanan. Napansin nyo, kapag nag-decide kayo na ayusin yung gusot, meron bang, may bang pumapasok? May bang schedule? Ayusin ko na to. Para maging okay na ang lahat. Yung mga expected schedule, na, ito na naman. Hindi ko tuloy na tuloy na, ano, yung handa ka ng patawarin siya o handa ka ng magpatawad. Okay, bukas patatawarin ko si kapatid. Pag ano. Ito na naman, may ibang maharang na naman. Mga hindrance. Sabi, kapag gusto mo nang gumawa ng mabuti, ito gagawa na ako. Sisimba na ako. Hindi na ako magiging pasaway, sabi. Mga ganyang mga kaisipan natin, ginagawa ko naman lahat. Pero bakit? Parang ano, parang hindi pa rin okay na yung move ko para makipag-ayos. Kasi minsan, yung iba gumagawa lang ng kanta eh. Gusto kong bumait, pero di ko magawa.
Di ba, nasa Diyos na nga. Or, talaga ayaw eh. Ayaw talaga ano eh. Meron talaga maharang. Sabi nga, kapag ka, kapag nag-decide tayo, naayusin mga bagay na yan, expected na natin na merong maharang. Expected na natin na merong nag-o-oppose sa atin. Kasi alam natin kung sino yon. Siyempre, we need fight. Mas piliin pa rin natin lumaban. Hindi lang yung ina-attacking pamilya mo, ina-attacking relationship yung mag-asawa. Pagpiliin pa rin natin lumaban. Huwag na natin yung basta ibibigay. Piliin pa rin natin sa sinasabi ng Panginoon na huwag tayong magpabigay, paubaya sa kalaban na yan. Do we notice yung Panginoon sinasabi sa scripture, yung mag-asawa pinag-iisa. Then, tapos may isip mo, bakit mayroong pagkakataon na pinaghihiwalay kami ng ano to, ng sistema na to. Kasi yun nga, dahil may ano ng Panginoon, may sinabi na no man let's separate. Meron na mangyayari talaga eh. Kaya ito yung pinaghandaan natin. Yung pinag-isa ng Diyos, sabi niya, wag paghiwalayin. So kapag ang mag-asawa, sabi nga, ang mag-asawa, hindi masaya sa kanilang tahanan. Sabi, there's something. Pero kapag ang mag-asawa naman, masaya sila, sabi sabi niya, mayroong peace and unity sa kanilang tahanan. Because sabi nga, our home should be a fortress. Sabi nga, ito yung ang tahanan natin dapat, isang kanlungan, hindi kulungan. Magkulungan naman, tingin mo sa ano mo. Di ba? Napakahirap. Okay, pasin natin yung sabi, babailap ang peace unity sa isang tahanan. Ang peace unity kasi sa ating kaisipan, it refers to mutual agreement. Mutual kayo. Or common agreement. There's something we stand for, bawat isa. There's something we agree with. Yan. Kung nag-okay na kayo dyan, that is a unity. Pero yung bang unity na sinasabi ng Panginoon na makatumba lahat ng ano. Sabi nga, ang unity, umpisa yung unity, hindi ginagawa ng tao. At hindi ginagawa ng president. Hindi ako against kay Marcos, sinabi yung unity ang kanyang plataforma. Ang true unity is came from the God. Siya ang source ng peace. Siya ang source ng unity. Siya ang source ng strength natin para magamit. To become unite. Kuwa. God sovereign. So sabi sa Psalms 130:31, behold, how good and how pleasant it is for brother to live in unity. Okay. Pero meron tayong sabi nga sa relation, hindi lang lagi excitement, hindi lang lagi exciting, hindi lagi gabi, may umaga rin. But there's a storm will come, sabi nga. Merong hangin na iihip sa atin. Merong alon na hampas sa atin. Sa married life natin. Pero manatili pa rin tayo sa mga storm na yan. Sa mga hangin na yan. But there's a storm, sabi nga. Alam po mahirap, alam po mahirap. Kuya, di mo naman napagdaanan yung pinagdaanan namin ng asawa eh. Yes! Di mo napagdaanan yan. I've been there. Alam ko mahirap. May pinagdaanan na yan. Mga relasyon. Pinakamabigat man na pinakaintindihan yan. Sa Lord pa rin tayo mananatili sa kanyang salita. Ang problema kasi, dumaranas tayo when the storm hitting a relationship, we don't want to stay. Trouble gan. Makanti ka lang ng konti, eh dahil ba? Hindi marunong mag-asawa, hindi ka marunong magluto, iwanan na kita. Sabi. Dahil ba, dahil ba ako pinagpa-plancha, iwanan tayo, palay. Napakababaw, di ba? Pero meron pa mas malalim. Hindi ko kayo kilala, pero meron. Meron at meron tayong dahilan na para hindi tayo mag-stay. Napakahirap kasi mag-stay. So, number one, to maintain.
May tips. Alam ko maraming dahilan, maraming na mabimaintain para maging deep relation natin. Kahit ba, lagyan mo ng ano yan eh. Yung LRT. Love. Respect. Trust. Isama mo na affliction. Kahit punuin mo ng punuin, yung relationship nyo, I love you kada umaga, kada hapon, trust, I love you. I respect you. Kung merong, leak o merong gap ang foundation ng ating relationship. Di ba sa bagay sa ano? Okay. Sa engineer. Magpapatay ng bahay, di ba? Merong tamang sukat yan sa foundation. May tamang sukat. Tamang taas. May gap, may clearance. Then kapag ito, eh may gap. Which is, isipin mo relasyon, patayo ka ng bahay. Sabi nga, pang ang estimate mo, pang ilang years lang to. Expected mo, 20 years. Then, 5 years, nag-collapse. So, that is the foundation na in-expect mo. Dahil nga mayroong gap, may clearance, may hole. Dahil hindi tama ang foundation natin. Kasi sa mga engineer, mechanical engineer naman, maganda na maka-relate doon sa civil engineer. Mechanical engineer, kapag i-assemble mo yung isang makina na yan, kahit alagay mo pa ng pinakamagandang pyesa yan, sa loob yan, pinakamagandang langis yan, yung hindi nababali. Kapag may leak yan sa gasoline, pag in-assemble mo, it is explode. May natawa sa hindi nababaling lang isa. Okay, di ba? Pag may leak ang gasoline yan, sasabog yan, mga kapatid. So check the foundation. May celebrity nga, di po ba? Sabi, they are Christian. Siguro kilala nyo to. Hindi naman ako sumasa, pero no, nagsisearch kasi ako, para napadaan. Almost 7 years sila Christian daw. Ang ganda na nga ng boses ng babae, ba't iniwan pa? Kaya yung kanta niya na mula noon ikaw at ako, di ba? Iniwan pa siya noon, nag-iwalay sila 7 years. Because maybe there's some leak sa kanilang foundation, pagsasamahan, hindi naayos. Sa Indian naman, napakalungkot. So, totoo, naano ko sa basa ko, sa Indian naman, hiniwalay niya yung asawa niya. Kasi, hindi naman sinabi kung how many years or how many days na puro noodles ang pinapakain doon sa husband. Oh, na-search ko yan. Research sa relationship. Oh, yan, Indian. Sorry, nabagit ko yung country. Sa Indian, noodles. Mama, paunuan mo pa kung in-check yun eh. O ramen, okay lang eh. Kasi in-check siya eh. Puro noodles yan eh. Pero Indian kasi eh. So sabi ko na, kasi nakakalungkot. Yung mga bagay na yun, yung nagiging factors ng pag-iwalay. Di po ba? Kasi yung foundation na foundation, hindi natin na-check. Examine foundation. Kaya nga sabi, boss nga natin eh, ano, for better or worse eh. Ibig sabihin, yung better sa akin, sa'yo yung worse. Hindi yun. Paano magiging isang place kayo? Sige nga, kung literal natin one place kayo, diba, sa'yo yung better, sa akin lang ang worse. Diba? Hindi lang one place na sinasabi. Kasi essence kasi kapatid, mga ano eh, mga dumaranas tayo ng challenges sa ating buhay, we don't like to stay. Again, as much as possible, iwalayan ko na lang ang buhay na to. Ang gulo ng buhay na to. Hindi na ako masaya. Kasi tiso ko yung toxic sa relasyon na to. Kasi mas madali sa atin na umalis kaysa mag-stay. Kailangan kita stay pa rin. Kaya dapat, sabi, ano dapat para maka-recover tayo sa mga stay na to. Ayan, na yung verse na yan. Therefore, encourage one another and build one another up.
just as you also doing. Magtulungan kayo. Mag-asawa. Magtulungan kayo. Nasusungin niya. Ipinangako niya sa baos yan eh. Andun yung better or worse eh. Kung iwanan si Mrs. sa worse. Ayan, ang one place na sinasabi. Reality kasi, Satan will try to deceive us. Satan will try to destroy our marriage. Pinapakita ng kalaban sa'yo. Pinapakita ng kalaban na irresponsible yung asawa mo. Ayan yung mga leak. Ayan yung mga gap na pinapasukan ni Satanas. Kapag may leak, ayan yung foundation, may hole, papakita ni Satanas na walang kwenta ang asawa mo. Yung mga flow, yung mga kakulangan, pinapakita ng kalaban niya. Mga mistakes natin. Distance, mga differences. Sabi nga. Kaya tayo naman, sasabihin mo, wala ka naman pinagbago eh. Ilan taon na tayo nagsasama, ganyan ka pa rin eh. Hindi ka naman nagmamatured. Laging gala ka pa rin. Para kang dalaga. Hindi ka naman natuto. Pagpakalalim ka naman. Kaya sinasabi sa partner natin, di po ba? Siya lagi mali. Siya lagi nakikita mo. Siya lagi nasisisi. Pagising sa umaga, sa mo ng... O, oh, di ba? Pero na iba rin pakita ng kalaban na yung asawa mo pala, napaka-bless ka. Na iba rin pakita ng kalaban ng asawa mo, napaka-amazing woman, amazing man. Kasi nga, pinapasok kayo eh. Binablock ng kalaban. Yung paningin mo sa asawa mo. O, bakit ka na naman lipstick dyan? Para sa'yo naman to eh, para makita mo kung ano sa paningin mo, para maganda. May inom naman yung lalaki. O, ba't ka lang may inom? Para sa'yo naman to, para paglasing ako, maganda ang paningin ko sa'yo. Ah, di ba? Yan lang, gano. Para sa'yo, ha? Ah, okay, sige. Satan, sabi nga, put a lot of damage into your life if you don't fix the leak or hole into your foundation. Makakapasok si Satan. Listen, you cannot fix what you don't see, sabi, as destroy until you admit something is wrong. Hindi mo makikita ang sira para ayusin mo kung hindi mo nakikita ang mali. Paano mo ayusin? Eh, wala ko nakikita ang mali. Kasi yun nga, nabablock tayo ng kalaban. So, examine foundation. Kung ano yung mali, ano ba ang pinaggalingan, anong punot dulo. So, kapag may conflict sa asawa, meron din pinagkaunawaan, argument, check ourself. Hindi lagi siya. Dahil ba ito sa pride ko? Dahil ba ito sa ego ko? O dahil sa magagalitin lang ako, lagi akong galit, anger. Yung anger kasi, alam mo yung anger, pagka nireplace mo yung anger, devil. So D, lagay mo sa anger, is the danger. Ayan. Ganyan nangyari kay Abel at si Adan, Cain. Yung anger, dahil sa anger, sabi niya, nakadungaw na sa puso mo. Yung galit, ayan yung kasalanan, papalabas na. Pigilan mo yung puso. Guard your heart, sabi ng Panginoon. And then, naging danger, napatay niya ang kapatid niya. So that's anger. Sa ego. That's all, sobrang galit mo. Ano kaya? Ipopost ko na ba ito? Ano? Isang click na lang, nakapost na yung patama ko sa kanya. Kahit hindi siya. Iba naman kasi salo ng salo eh. Kahit hindi sa kanya, talagang akin to ah. Eh mag-friend pa kayo mag-asawa sa ano. Post na naman to si... Akin to kasi. Kanina nagsagutan kami. Akin to. So di ba? Yung anger kasi na control guard your house. Sabi, yung Panginoon, para hindi sumambulat yan. Napaka
gaan pa lang yun, samantalang si magkapatid na to, ano na eh, buhay na ang nawawala. So, nawa, hindi naman umabot sa ganun, yung anger natin, dahil we are already Christian na. Never kasi natin sinabi na, ako ang mali, sorry, sensya na. Dapat mag-matured na ako. Sometimes, learn to admit our mistakes. Hindi lagi yung partner natin. Sabi nga natin, i-check din natin yung sarili natin sa mag-asawa. Check the foundation before it collapse. Sa mga leak na yan, dyan, sa mga gap, konting salpukan lang yan, andyan, oh, ito sa kalaban. Pasok. So, may possible na mag-collapse ang foundation. So, pangalawa, learn to listen. No, real talk, we don't know how to listen, di ba, minsan. Minsan ba, madalas. But we are quick to speak. Ang dali natin mag... Hindi natin marunong makinig. Ang bilis natin magsalita. Slow to listen naman tayo. Isama mo na yung magre-read ka ng sa comment. Magko-comment ka, bilis mag-comment. Hindi ka naman nag-read. Kaya tuloy na yun. Na-i-time mo, imbis na message, massage. Naglalakang ganun din. Eh. So, tama naman yung iisip niya. Hindi na, hindi lang na-type yung message talaga. Yes, I'm excited for the message. Yung pala, na-type massage. Exciting ang message na sabi, massage pala na. No, kasi hindi ka naman nagre-read, hindi mo na yung unawaan yung ano. Hindi po ba? At tayo, pagka na, sino sa atin dito yung ano, yung sunod muna bago kinig. Kinig, hindi kilig. Kuya, pagkano mo, andun ka na. No? Hindi mo na pinakinggan. Doon ka pala pinapupunta, doon ka pumunta. Di ba ang hirap noon, nung hindi ka muna nakikinig? Kasi sabi sa ano, sa verse na to, ay doon na. To answer before listening, that is fool and shame. Di ba nakakahiya? Na yung nagsasalita pa yung kausap mo, eto ka na. Ay yun pala yung nung natapos magsalita, para pala sa kabutihan mo. Di paano? Ano ka ngayon? Sabog ka. Ay, maliit pala. Ay, very shame nga eh. Nakakahiya. So, pakinggan mo muna. Alam ka pa nasasalita. Kasi when I listen, sabi nga, may ano ka, may intention to understand. Learn to listen. Pakinggan mo muna. Kasi ang benefits niyan, hindi ka makakapag-advise sa asawa mo o sa mga kaibigan mo, sino ka relasyon mo, hindi ka makakapag-advise kundi mo na unawaan kung ano yung sinasabi niya. Yan ang benefits nun. Kasi makikinig ka lang, o ganun. Tapos, gaya nung, teka lang Friday, anong title nun? Ako hindi wala naman kasi hindi ka nakinig. Di ba? Yan ang sinasabi ko, ang bilis natin, ano, ha? Title, hindi ko alam yun. Dapat alamin mo what, where, when, how. Sa ano, say, nalalaman, nung muna sa Pilipinas, motor kami. Kasi wala kaming gulis eh. Poor lang eh. Motor. Bilis kami. Sabi, dahan-dahan ka naman, baka makabangga ka. Ibig sabihin nun, ano ibig sabihin niya? Yung pala, natatakot na. Hindi sabihin na makabangga ako. Yung takot siya kasi sa mabilis ang patakbo ko. So kung naunawaan mo yun, nung talagang napakinggan mo yung sinabi niya, na may understand ka bakit ito, siguro tatakot to. So maglalaylo ka. Ikaw naman, dahil nga ano, sanay ka, ano ba, expert ka naman eh. Eh okay lang to, wala naman tao eh. Kung di mo naunawaan yun, yung palang nasa likod mo, takot na. So, kasi hindi mo naunawaan kung ano yung ibig niyang sabihin. Isa nga, okay eh, pero hindi eh. Di po ba? Meron ganun eh. Hindi naman sa intention mo magsinungaling. Ayan, yes, I'm okay. Pero ayaw mo lang mahaba yung usapan, di ba?
Kasi nga, kung umpisa nga naman, baka matapos na itong anong press natin dito, tapos hindi pa tapos yung kwento niya, kung talagang ano, okay. Musta na kapatid? Okay ka ba? Okay lang po. Oh, di ba? Pero unawain natin yung reaction din kasi tingnan natin. Sa mga nag-ano yun, ha? Sa akin lang yun, sa motor. Sa mga may sasakyan, sige. Yung mag-asawa dyan, may sasakyan. Nagsasalita yung partner mo. Siguro mas narinig mo ba yung anong sasakyan mo, yung tunog, yung kalampag, you know? Kasi nagsasalita, mas napapakinggan pa yung kalampag. Nagsasalita si Mrs. Imbis na unawain, may tumutunog sa sasakyan, yung kalampag. Kasi hindi mo pinapakinggan yung sasakyan. O kaya nag-insert ka ng ibang topic para hindi ka makorner. Sabi nga, kaya matuto tayong makinig. Dahil nakakahiya kapag sumasagot ka na hindi ayon. Ba, nagugutom ako. Nagugutom ako. Sino ko, pagkain dyan, no? Gagano naman na siya. Ibig sabihin, gusto niya magpa. Yung naglalambing lang asawa mo, nagugutom ako. Eh, pagkain dyan ako. Ganon, di ba? Kung di ba naunawaan yun, yun pala, naglalambing lang pala si, ano, si Mrs. Yan. Yan, I learned to listen. Pero, don't just listen, sabi nga. We also react. Mag-react ka. Kung talaga naunawaan mo yun, kasi, totoo nga naman, kung naunawaan mo yung sinasabi niya, meron kang, ano, reaction, Yung interaction ninyo, i-clarify mo, ano, saan? Bakit? Samantalang nung, nang liligaw ka, ilang oras kayo nag-uusap Niligawan pa ba si ano? Kahit madaling araw, di mo namamalay kasi ang ganda ng kwentuhan. Ngayon, nag-asawa na kayo, tapos di mo na sa pinapakinggan. Ngayon, nagbabago. Yan ang gawa ng kalaban. So, how to maintain a deep relationship? Isa to, learn to listen. So, yan. Isa sa mga susi ng para maging para ma-maintain natin ang relationship natin. Learn to listen. Una, check the foundation. Ang pangatlo, learn to forgive. Proverbs 19:11, sensible people control their temper, they earn respect by overlooking wrong. Napakaganda, no? I wish ganito ako Minsan na-temper din ako, inamin ko yan. Pero sa ngayon, bilang andito na tayo, tumatayo na tayo rito, andun na yung control nga. Yung temper mo. Hindi na gaya rin dati, pag talagang sumapol, ito ka naman, salubong ka. Kasi yung temper na yan, yun ang the way, sabi nga. Na kapag meron kayong argument, yung ini-insist mo ba, yung talagang napakaano, ini-insist mo yung sayo. Ini-insist mo yung pride mo, kaysa yung sayo, yung right mo, dahil hindi naman nakikinig yung ano, hindi naman nakikinig yung kausap mo. Kasi ito ako, ito rin ako balitan na kayo Ayan na, yung argument na yan. Siyempre, ma-open ka. Tapos lalakasan mo yung boses mo, lalakasan din niya kasi may pride ka Ito na ito ako wala Sabi niya So tatalikod ka na lang. Tapos yung kausap mo, akala na yan, nanalo ka. Kasi tumalikot yung kalapang ko, nanalo ko. Pero, ang totoo noon, masama ang loob. Okay. Kasi isipin na natin, nanalo ka sa argument, pero, I'm sure, nasira yung relation nyo. Nasira yung relation nyo. Kasi hindi na ayos. Kasi kapag hindi mo pinatawad isang tao, andun lahat ang bitter mo Laging galit, ano man bitawan yan, galit ka Kung ikaw hindi ka marunong magpatawad, sabi niya, hindi natin alam magpatawad, hindi mo binibigyan ng karapatan na magbago yung tao. Napakahirap bitawan yung sorry Ano ba yung sorry? Napakahirap bitawan. Then magsosorry sa'yo, yung talaga pinag-isipan niya, na binitawan niya ng mga sorry na to, then hindi mo patatawarin. Ang sorry kasi yun, parang napaka-optional na lang, option na lang. Diba? Parang pagkagaan na, no? Nasiko mo yung sigmura. Ang bilis di ba? Ang bilis ng response
natabig mo yung plato niya, nata, ay sorry. Samantalang, baka yung ano na, parang may level eh, ang pagsusorry sa ngayon. Pag mabigat-bigat na nagawa ko, ang hirap. Next verse na ito, forgive. Ikaw ang humingi ng tawad, ikaw ang magpatawad. Ang hirap eh. Kasi alam mo, ang bigat eh. So forgiveness is ano, hindi naman emotion yan eh. Doable yan. Ginawa ka ng ano. Kasi, sabi nga in everything, yung thinking mo, in every we think, kung ano maisipin natin, in the, yung spelling na think, there's an I in the center. Think ko ganito, wala eh. Ako lang pinakamagaling eh. Mamamatay itong pamilya ko pag wala itong mga to. Pag iniwan ko itong mga to. Puro I, me, myself. That's a pride. Kaya ganito ako, sana eh, parang magaling. Hindi kayo mabubuhay pag wala ko. Sobrang taas mo. Dahil puro ay yung think mo, ikaw lang lahat. Sa sobrang taas mo. Sabi nga, wala nang magawa yung gravity para hatakin kang pababa. So, yung pangatlo. Check the foundation. Learn to listen. Learn to forgive. Alam niyo ba yung words na ano? Forgive and forget. Musta naman? Subukan nyo, na-try nyo. Forgive and forget. It doesn't work, di ba? Sa totoo nyo, di ba makakalimutan na ano, yung talagang yung ginawa niya sa'yo, hindi mo makakalimutan eh. Sa totoo eh. Kahit reality, sabi, hindi porke pinatawad mo, sabi nga, nakalimutan mo na ba? Hindi. Hindi natin makakalimutan yan. Kung naabuso ka, nakakalimutan mo ba yan? Hindi. Kaya yung forgive and forget is doesn't work. Nilamangan ka. Inutangan ka. Kahit ngayon, yung mga nakautang sa'yo, hindi nakakalimutan, di ba? Hindi nakakalimutan, hindi ka na binayaran. Sabi ka, forgiveness is not forgetting. Totoo yan. Kasi patawad ko na. Pero hindi ko nakakalimutan yon. Meron kang ano, paninindigan. Hindi amnesia, forgiveness. But you can change the way to remember it. Sabi nga. Naabuso ka pa rin. Hindi ka binayaran. Pero once na pinatawad mo, sabi nga. After na nagpatawad ka, after na pinatawad mo siya, may purpose ang Diyos. Why it's happening. Yung mga panlalamang mo, yes, sabi niya. Mga pangapi sa'yo, panlalait, sige, dyan lang yan. Ginagamit ng Lord ang mga yan para makita at patunayan kung sino man ako ngayon, kung sino ka man ngayon, mga ginagamit niya. Yes, nilait mo ako. Niloko mo ako. Yes, nakaproblema kami. Binagsak mo ako, inapakapakan mo ako. Ibinaod mo ako sa kanamnaliman. Pero papatunay, I will change the way I remember it. Sabi nga, papalitan ko yung way kung ano ko ngayon. Yung mga sama na loob ko, papalitan ko. Nakabutihan yan. Chinismis mo ako. Pinahiya mo ako. But I will change the remember, sabi nga. Salamat sa Lord sa mga pagpapalang yan, sa mga pinagawan sa akin ng masasama na yan, mga kapatid na yan. Salamat. At ginawa ka ng mga kwento. Mga kwento na hindi ka aya-aya. Social media. Mga kapatid. But ito, sasabihin mo. Salamat sa mga yan. Dahil ako may kwento rin, sasabihin mo. Ang Diyos mo pagpatawad. Dahil sa yung lalim ng binaon mo sa akin, pinagpahiya mo ako, ganun kalalim ang foundation ko. Kwento ko naman sa iyo, ibabalita ko naman sa buong mga kapatid na ang Diyos ay mapagpatawad. Dahil hindi ka nagpapatawad, dahil mali sila. Nagpapatawad tayo dahil tayo pinatawad ng Panginoon. Inabot na ilang taon na laging ganyan ilang taon na hindi ka nagpapatawad.
So many years. Isang years kayo na mayroong conflict, mayroong kayong alitan na hanggang ilang taon, hanggang sa ngayon, di ba? Napapatawad natin mga kapatid. Learn to forgive. Learn to release the pain. Huwag tayong mag-focus sa pain. Release the offense, sabi nga. Kasi ang pagpapatawad, bibigay ng peace sa atin. Hindi ka nagpapatawad, sabi ko, dahil mali sila. Papatawad ka dahil gusto mo lang lumaya. Dahil pinatawad ka na ng Panginoon. Gusto mo lang magbago. Ito na ako ngayon. So, bilang sa mag-asawa, ano ba yung mga nagawa niya, mga nakaraan niya? Yun ang isang nagiging leak kasi. Alam yung may dalawang tao nagtayo ng bahay. Same perspective, same design, same ramon, same materials na ginamit. Then yung foundation, magkaiba sila. Isang bato, isang buhangin. Then nag-collapse yung isa. Sabi nga, kahit ikaw po ang pinakamayaman, pinakasikat, famous sa buong mundo, kung ang relation ninyo mag-asawa, hindi okay, it is nothing. Sa mga kayo makarating, magkukulaps yan. Kasi may leak, may hole, may distance, may difference sa inyong foundation. Yan ang minimaintain natin. Pagkasama kayo sa bahay, hindi kayo napapansinan. Pagkasama kayo sa church, hindi kayo makatabi sa upuan. Di ba? Napaka... Halatang-halatang mag-asawa to. Bakit buti sila, ano, makatabi sila. Na yan. Ay si ano, okay lang. Release anger and bitterness, sabi nga. Nagsimula ang pagiging... Nagsimula ang pagiging healing kapag natuto ka magpatawad sa iyong asawa or any relation na naka... Away natin. Nagsisimula kang lumalim ang iyong relasyon kapag natuto kang magpatawad. Doon tayo mag-focus sa purpose ng Panginoon sa purpose ng Panginoon sa relasyon natin. Ayusin natin yan. Mga leak na yan. Just allow God, sabi nga, at the center of relationship, allow God to move our life. Check the foundation. Learn to reason. And learn to forgive. Okay. I-believe naman na hindi lang yon ang gusto ng relationship ng ating Panginoon. Meron tayong, siyempre, meron tayong relation sa Panginoon na dapat natin alamin kung ano ang relationship. Marami tayong relationship with God. Relationship between Christ and Christian. Ito naman ang relasyon natin. Yung sisilipin natin sa spiritual aspect. Nakasulat yan sa John 13:16. We are servant of Christ. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is that one who is sent greater than the one who sent him. Yan, tinawag tayong servant. Noon. So, once na naging servant ka, kailangan maging servant ka muna, and we are friends of Christ. Siyempre, sabi dyan, no longer do I call you slave? Do I call you servant? For the slave does not know what it is a master is doing, but I have called you friends. Because all things that I have heard from my father, I have made known to you. Kasi kapag slave ka, kapag ano ka naman, servant ka lang, hindi mo alam yung usapan ng amo mo eh, yung master mo eh. So, kung baka sa ano pa, mag-upgrade ka. Hindi na ka natatawaging servant. Tawagin na kitang friend. We are the friends of Christ. Di ba? Kaya mga relation natin. Relation ng Christian,
sa ating Panginoon. Next, we are the children of Christ. Pasin nyo, papalapit ng papalapit. Sabi sa John 21:5-6, so Jesus said to them, "Children, you do not have any fish to eat, do you?" They answered him, sabi niya, "No," and he said to them, "Cast the net on the right hand side of the boat and you will find the fish." So, right hand. So maganda pa rin talaga pag right pa rin, no? Wala talagang mapapala sa left. So they cast it, sabi niya, and then they were able to haul it in kasi puno na because of the great quantity of fish. Tinawag tayong servant. Baga mag-iservant ka muna, then magiging friends na tayo ng Panginoon. Then, we are children of Christ. Next, we are the brother of Christ. Sinabi yan sa Romans 8:29. "For those whom he foreknew, he also predestined to become a comfort to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brothers and sisters." Siyang ano, panganay ba? Sabi naman dyan, binigtay yung pagkakataon naging brothers and guys. May mga kanta nga, "I'm a friend of God." Diba? Wala natin kinakanta yun. Sabi, saan tayo dyan? Saan tayo dyan ngayon? Anong relation natin na sa Christ natin? Ultimately, ang pinakamalapit. We are the bride of Christ. Revelation 97. "Let's rejoice and be glad and give the glory to Him, because the marriage of Lamb has come and His bride has prepared Himself." So ito yung ano, mamili kayo dyan kung anong sa ating mga ngayon, sitwasyon ngayon, kung ano tayo ngayon sa relation, ang relation natin sa Panginoon. Tayo by servant, friend of Christ, children, brother, and ultimately, papalapit tayo ng papalapit sa Panginoon. This is, sabi nga sa Bible, this is the best wedding ever na mangyayari, magaganap sa New Jerusalem. Kakasalan Kristo sa kanyang bride na nahanda na. So, sino ang bride? Di ba yan ang sulat? Okay, ang bride, 2 Corinthians 11:2, "For I am jealous for you with a godly jealousy, for I bothered you to one husband to present you a pure virgin and virgin to Christ. You are pure and virgin to Christ." He represents, sabi nga ni Paul. Ang ibig sabi ni Paul dito, pwede natin magkaroon ng relasyon, sabi nga. Pwede natin magkaroon ng relasyon kay Kristo. Ang lahat ng Kristiyano ay magiging isang dalagang malinis. Kristiyan, ha? Bilang paghahanda sa kasalang magaganap sa New Jerusalem, tinutukoy dyan sa Revelation. Ibig sabihin, Kristiyano ay iglesia, engaged. Naka-engage na sa Panginoon. Sabi sa Ephesians 5:26-27, "So he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the words, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot and wrinkle," sabi nga, "or any such thing, but that she," the church, "would be holy and blameless." Amen. Kaya ginagawa natin ngayon, ang iglesia ngayon, yung nag-aaral tayo, in-evangelize tayo, lililinis, tinuturan ng tawang ugali, no spot and wrinkles. What about the process? Isa sa mga process ng mga church, iglesia, it is yung water baptism. Isa na yon na way ng processing sa kanyang bride. And after that, siyempre, lalakad ka na ng bagong buhay mo.
if you really nag-repent ka na, if you really genuinely na tinanggap mo ang Panginoon, kasama ka sa church na sinasabi, yung iglesia na yan. Sa paghahanda, ang Bride of Christ. So why? Sabi nga, bakit? Bakit tayo, tayo ang pili? Ephesians 5.30, hindi ko nasulat. Because we are part of His body. The body of Christ. The church pa rin. Sinasabi din ito. Parte na tayo ng kanyang katawan. So ito, the mystery. Ephesians 5:31-32. For His reason, nasulat kanina sa 7 and 8, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. The mystery is great, but I am speaking with reference of church, reference to church and the church, sinasabi ni Paul dyan. So ano nga ba yung church na sinasabi dyan? Bakit natin naunawaan? Kung church na, sabi nga, yung mga building na sinasabi natin, which is, nagsasarado yan. Aminin naman natin, nung pandemic, nagsarado yan. So ibig sabihin, ba't nasarado? Ibig sabihin, hindi tayo kaayon. Alam naman natin, yung mga building sa sinabing church natin, ang totoong church, sabi nga, kahit nga yung pintuan ng impyerno, hindi kayang pigilan ang gawain ng Panginoon. But the church, sabi nga, sinasabi na ito yung mga iglesia na binago ng Panginoon, mga kapatid. Ito yung mga kalipunan ng mga tao na tumalikod sa kasalanan. That is a church. Yung mga tao na kahit pandemic, sumisilip pa rin sa online worship. Hindi yung church dito na nagsasarado. Ang church na sa atin. Kahit pandemic yan, hindi naman tayo huminto eh. Nagsarado yung building na to, pero na-online pa rin tayo. Hindi tayo natigil. Yun ang church na sinasabi ng Panginoon. Yung nananatili sa Kanya. So kung isa ka na habang pandemic, habang nagtuturo ang pastor, isa ka naka-online streaming, nanonood ka, isa ka rin sa church na sinasabi na inihahanda ng Panginoon para tayo maging bride. Ikaw ang church na sa tahanan, ikaw yung church na sa ibang bansa. Taong tumaliko sa mga kasalanan, tinubos ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Kaya ang mga church na sinasabi ito, yung mga nagre-raise up, yung hindi natatakot, sabi nga, sarado yung church, wala nang gawain. No, hindi, it's not. Pero ang way ang Panginoon, na-streaming dami, sa isang linggo, hindi lang Friday, hindi lang Friday ka dapat makinig, hindi lang preaching. May pag-aaral tayo, Monday prayer meeting, Tuesday, Bible study, Wednesday. Kung isa ka ron, ikaw ang chance na sinasabi. Isa tayo sa magiging bride na natin Panginoon bandang uli. That's a mystery. Sabi nga, yan ang mystery na sinasabi ng Panginoon. So what's the ponder? Focusing on the relationship between Christ and church. But it is also provide a deep guidance of marriage. Husband should love their wife as self, while wives are called to respect their husband. Paano natin respect? In spiritual aspect. Paano mo i-respect ang husband natin ngayon? Kung tayo yung inahanda ng ating Panginoon bilang bride. Baka lang baka hindi lang wrinkle sa ating ngayon, kahit ako, guilty ako. Baka hindi lang wrinkle o spot ang nasa akin ngayon. Kung totoo, hindi ako makakatayo rito. Kung sarili ko lang isip. But yung grace ng Panginoon, sinap. Nasa bahay ka man, nasa trabaho ka man, konting silip. Hindi naman binubura yung mga pag-aaral na yan para linisin tayo. Para sa bandang uli, yung mystery na yun, kasama ka. Kasama tayo.
That is a best ever wedding in the heaven ating magagampanan. So ngayon pa lang, i-examine na natin ating sarili kung paano tayo magiging malinis sa ating Panginoon at aharap sa kanyang paanan. Again, check the foundation. Learn to listen and learn to forgive.